Mga ka-trimmers, sa video na ito, naisipan kong maghakot ng mga bato dyan sa paanan ng bundok kung saan nakatayo yung tent mini shelter ko. Sapagkat noong sinubok ng malakas na ulan at hagupit ng hangin yung tent shelter ko, talagang nayayanig at nataranta ako dun sa aking kinaroroonan, mga ka-dreamers, dahil muntik nang matangay ng hangin yung aking mini tent shelter. Kaya napagpasyahan kong maghakot ng mga bato mula sa paanan ng bundok na ito. Ayan, mga ka-dreamers, kung makikita ninyo, yan si Mama, kasalukuyan ding nagakomponid yan sa pangalawang proseso ng mga damo dito sa ground na ito para maging pulido at malinis yung ground na wala talagang patitisuran. Yun. Yung mga pinagtabasa kasi ng damo, mga ka-dreamers, yung mga damo dito napakalalaki. Kaya delikado siya kung matisod tayo. Kaya yung pangalawang proseso, ginawa namin para siguradong safe po yung ating bawat galaw. Yan, mga ka-dreamers, makikita ninyo. Talagang hirap na hirap ako diyan sa bato na yan. Kung di ako nagkakamali, tatlo or apat yung pinakamalaking bato na naigulong ko pay taas. Pero sabi ko nga, kailangan lakasan ko yung loob ko para magkaroon ng katibayan yung pundasyon ng aking tent mini shelter. Yan, mga ka-dreamers, yung pagsusumikap na ito, talagang todo suporta din yung pamilya ko. Yan sila Mama, yung mga kapatid ko. Si Mama napatayo yung time na yon kasi tanghaling tapat po yon. Naghakot ako ng mga bato. Sobrang basang-basa talaga yung damit ko, mga ka-dreamers. Halos magtatlong oras ko po ito naiakyat dyan sa itaas. Ayan, kasalukuyan ko nang ilagay doon sa may pundasyon ng ng tent ko. Paniguradong nasa katibayan po siya pagdating ng bugso ng hangin. Hanggang sa muli, maraming salamat sa pakikinig at pag-subscribe. Papuri sa Diyos, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Salamat sa Diyos.